Ang sabi nila, mas malakas daw sa 936 to. At ang sabi nila, kasing lakas daw to ng Mamba. Halos kasing lakas. Well, tingnan natin kung may iubra nga ba naman talaga si Globat Home S12 Pro kumpara sa mga nabanggit ko. So with that, intro muna tayo. So guys, let's have a quick unboxing and review nitong item na to. Tingnan natin kung ano yung laman sa loob. So nabili natin nito ng 1499 sa online, and lagay natin sa description box kung saan yung mabibili yung online na store nito. So with that, open na natin. So we have here S12 Pro na Globat Home prepaid Wi-Fi. So may SIM card to guys, and LTE Advance 2x faster daw. So tingnan natin kung mas malakas nga daw siya sa 939, mas malakas daw siya sa S22, at eto na po. Yan. Oh, 'di ba nakakabit na 'yung antenna agad. And as I've said, may SIM card po siya. Ito 'yung SIM card, and housing na lang andun sa loob 'yung SIM card na nasa unit na po. And under it, so we have here LAN cable. And ilang ampere to guys? Tingnan natin. Yon. 2 amp 12 volts 2 amp na adapter. And user guide manual na hindi natin madalas binabasa. So we have here our unit guys, and it is under Globe Telecom and Globe at Home prepaid Wi-Fi. And we have here power indicator, Wi-Fi indicator, then data indicator kapag may data, and signal indicator. And then we have here 2 antenna. Well, okay naman yung antenna, medyo maluwag lang yung pagkakakabit ko. And then sa likod, so ayan yung SSID. Guys, this router is capable of 5G Wi-Fi. Ayan. So yung Wi-Fi key, okay lang yan na makikita. Yung IP address na 192.168.254.254, okay lang yan na nakikita. Ito lang yung email ang tinakpan ko, tsaka yung cellphone number guys, ay yung unit number guys. So user, admin, and password. Ayan yung password sa admin access. Ayan. 12 volts 2 amp ZLT S12 Pro. So again, dito makikita yung cellphone number o number ng unit ha, yung loloadan po ninyo, and silyado po siya. Pero huwag kayong mag-alala, gagamitan natin ang GOMO SIM card to, bubuksan natin yan, tatanggalin natin yung warranty para sa inyo. So we have here WPS button, Wi-Fi button, and may RJ11 guys. So tatry din natin kung gagana yung landline dito kapag tinawagan, nakakabit yung landline kung tutunog yung landline. And we have here power button. And apat na computer, apat na laptop, pwede may kabit dyan. Or mag-additional ka ng router sa ground floor, kagaya nung tutorial natin, extend Wi-Fi network. O, pwede. I-register po natin siya doon sa Globe One app. So tara, i-speed test natin, tingnan natin kung ano mga bang i-perform nito. I hope maging maganda kasi siguro mga 45 Mbps. Masaya na ako. Ewan ko lang kung meron nga ba talagang ibubuga. Sabay nating malalaman. So guys, we have already activated this Globe at Home S12 Pro gamit yung Globe One app. And then, after natin gamitan ng Globe One app, kailangan pa natin siyang i-register through our accounts. Tapos, after natin i-register, saka pa lang siya nag-activate. So, baka magtaka kayo kapag ginamit nyo to, wala siyang signal. So, ngayon, ang gagawin natin, speed test natin kung maganda nga ba talaga ibubuga nitong router na to. As of now, dalawa lang yung signal. Nasa second floor tayo, may third floor pa. At medyo maskip tong area na to, sir, ha, mga boss. Kaya tingnan natin kung ano yung magiging performance. So, guys, as we check our Wi-Fi, nakakonect tayo sa 2.4G ng ating Globe at Home prepaid Wi-Fi na S12 Pro. So, punta tayo sa speed test o class speed test, and try natin kung ano yung ibubuga niyang speed. 2.4 pa lang to guys ha. So, Globe and Bakit Manila. Dito tayo sa Makati eh. Wait lang, yan. Globe Makati. So, there you go. Banat. Enter up. Katabi lang natin guys yung ano, router. So, second floor, nasa second floor tayo, and ayan, nag-accumulate siya ng 24.5 Mbps, and ang upload speed is nga
3.03. Ang ping is 38. Medyo yellow ping. Isa pa nga. Try natin, guys. So, yan. 23 Mbps. 22. Sarado. Download speed. And upload speed is 'depende po talaga sa area to eh. Kung maluwag yung area mo eh, medyo pasilo tong lugar ko pero maganda pa rin ang performance niya eh. 4 Mbps upload speed. So ngayon, try natin yung 5G. So connect tayo sa 5G. So there we go, connected tayo sa 5G. And then testing uli natin, Makati. So guys, 5G na yan ah. Yan, 5G network na. So let's go. End it up. Katabi lang natin yung router guys. Hindi tayo malayo sa router, wala pa tayong 1 meter. Ngangaw, same lang din. 5G kuwari. Hindi naman guys. Ah, ang taas ng ping, 79 ping. 24.2 Mbps download speed and we will see. 2.97 Mbps download speed, ay upload speed. So there we go, 79 ping. Mas mataas pa yung ping ng 5G. Isa pa, bigyan natin ng maganda-gandang story ah. Ayun na, tumaas na. Medyo umukay na yung globe. Yan, buhaba na yung ping, pangalawang banat natin. And upload speed is 10 bar. Malakas na rin to guys kasi nasa low band lang tayo and we have only 2 bar na signal. So guys, nakita nyo naman yung performance niya. Medyo mahina lang naman kasi yung signal ko 1 to 2 bar lang binibitaw niya ngayon as of, and nasa second floor tayo pero nagbigay siya ng magandang performance. And sa next video natin guys, tuturo ko sa inyo kung paano palitan ng password. Iba yung dashboard niya. Binuksan ko yung dashboard, iba yung itsura. Medyo nalilito nga ako eh, bigla-bigla siya nag-exit eh. Huwag ka lang magkamali ng back eh. So, itong RJ11, tatry natin if gagana itong landline natin. Gawa natin ang story ha. And, itatry din natin yung GOMO SIM card dito sa router na to. Kung gagana, update ko kayo through our video. Another video yun, gagawa tayong video ulit. So guys, another info, meron siyang 7GB lang na free data yung allocated niya. And meron siyang 43GB, laki no, na group data na shareable sa 4 na member. So yung anak ko, yung misis ko, tapos ako, tapos yung isa pa, yun, 4 sila magkakasama para i-consume yung 43GB na free within 7 days. O, diba? May libre. Bukod pa yun lang dito ha, na 7GB na i-consume mo. So, kung iiwan mo siya sa bahay, tapos may group data, o, di mas maganda, naka-data ka, libre. 43GB. Sawa-sawa. Nagawa rin tayo additional video. Gagawin natin, gagamitan natin siya ng outdoor antenna, Galaxy Mimo antenna and hybrid antenna na binili natin dati pa. So ito, pakita ko sa inyo yung video na yan. Yan, yung nasa bubong ako. Yung dalawang antenna na yan, ikakabit natin dito sa S12 Pro. So tingnan natin kung maganda yung magiging performance niya. Abangan nyo lang po. So subscribe to our channel. Kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, wifi, cellphone application and all about technology, kaibigan, baka naman, please like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming salamat and peace out. Thank you.